Hello guys, good morning. It's me again, Picolana Jardinera, and welcome sa aking channel. Ngayong araw is magpapalit ako ng aming host link. Yan, kung mapapansin nyo, hindi ko naman naka-on pa yung trigger nyo nito. Is, nasukusa na siyang maglabas ng tubig. So, itong klase nito is madaming nasasayang na tubig. Ayan. Kaya, nag-decide ako na palitan na siya ng bago. And this time, yung ipapalit ko is eto. Ayan. Meron siyang 10 klase ng choices kung anong klase ng tubig or spring ng tubig ang gusto nyong lumabas sa kanya. So, meron tayong rinse, cone, fan, center, angle, shower, lat, soaker, mist, and jet. So, 10 klase ng choices siya. Ayan. Ito ang need natin sa iba-ibang klase ng dilig na ating kailangan. So, sa succulents ko, para mas maganda is yung ating shower and yung center. Pwede rin. And yung mist. Ayan. So, ayan guys. I-off ko muna ang ating sa main switch. Yung sa tubig para mapalitan na natin ng bago ang ating hose. Then now, itatry na natin yung mga different choices sa ating hose link. And now, ito is Yan is cone. Sunod. Fan. Yan. Sunod is center. Yan, para maganda ang center. Then, ito is angle. Flat lang siya. Ito is shower. Yan. Okay to sa pag ang regulator lang is medium. Yan. Pwedeng-pwede siya sa pang-water natin sa ating mga cactus and succulent. Maganito lang. Na hindi siya masisira or madadamage yung ating succulents and yung mga nakatap natin na mga pebbles sa kanya. Then, after ng shower is yung flat. Yan. Yan ang flat. Nakaano lang siya is sa medium yung ano niya. Lakas ng tubig, labas niya is medium lang. So, ganyan pag full ng angle. So, i-medium lang natin. Ayan. And sunod is soaker. Ayan. Ganyan ang labas ng soaker. Next is mist. Ayan. Mist, ayan. Pwede din siya sa ating succulent. Sa medium na. The next is jet. Ito is full force. Ayan. Jet ang labas. Malayo ang mararating niya hanggang doon sa ayan. Naabot niya doon sa kanto. Yan ang jet. And next is range. Ito. Yan naman ang kanya. And sunod is fan. Ah, cone. Ito yung cone. Then, fan. Ayan. Ang fan is parang flat siya na pa. And center. Ayan. So, kung sa succulents, okay ang center. Sa medium lang na strength ng ating hose. And ang mist. Yan, pwede siya. And yung center. So, shower, center, mist, pwede sa ating cactus and succulents na medium lang ang lakas
ng paglabas ng tubig para hindi mawawash out yung pebbles and hindi masisira yung ating sakilat. Hello guys! Ngayon is pang 10 days na naman ng aking mga succulents na hindi pa nadidiligan. So ngayon, magdidilig tayo gamit ang aking hose. Yan, na meron siyang sampo na pagpipilian kung anong klase ng paglabas ng tubig ang gusto natin. So ngayon ang gagamitin ko is yung center na water spray. Yan. Ito ang center guys. Ganyan lang. Yan. Para. So, ano lang siya. Soft or smooth lang ang labas ng tubig. Tamang-tama sa ating mga succulents. Yan. Dahil stable na yung mga roots nila, ganito na ako guys ngayon magdilig. Wala nang kaba na mabubulok. Nagdidilig ako, talagang dry na ang ating mga succulents. And hindi ko dinidiligan, syempre pag halimbawa, schedule na nila diligan bukas then umulan kagabi. Or ngayon, hindi ko na siya didiligan. So, yung ulan na. Ito hindi siya succulent pero nagustuhan ko. And gustuhan ko yung pot. And syempre yung kulay yellow na mga flowers niya. Calibra Koa. Yan ang name niya. So yan, balik tayo guys dito sa ating mga succulents. Ganyan na ang pagwa-water ko sa kanila. Hindi na gaya nung pagde-demo ko na ginagamitan ko pa ng maliit na squeezer para isa-isa ko silang diligan. Dahil ngayon na stable na sila, yan. Shower na. Direct na ang pagwa-water ko. And paalala, kung bago pa lang ang inyong mga succulents, huwag nyong gagayahin na muna itong pagdidilig ko. Dahil, yung kailangan nyo munang i-settle or dapat makapag-settle muna yung ating yung mga roots ng mga succulents natin. Ayan. Since matagal na sila sa akin, ayan, at wala nang nabubulok guys, wala naman namamatay, ayun na sila. Talagang shower na ang pagdidilig ko. Ayan, si Crested ko, ayan, malaki na. Enjoy na nila ang ganito. Actually, etong hose pala, nakakabit to sa rainwater tank namin. So, rainwater po ang aking pangdilig. Yan. Itong gusto na nila, yan. Direkta na ang aking pagwa-water sa plant. Sa aking mga succulents. As in babad. Ayan. Si Ionium. Ayan, Ionium pong isa. Dahil maganda na at naka-full sun na siya, lumalabas na ang kulay niya. Yung pagka-yellow din. Ano? Diba? Ganda? Ayan. Ayan si Flapjack. Ang pula-pula. Dahil super naiinitan. Ito si mother flapjack niya.
malaki na rin yung mga maliliit na puffs. Yan, dahil tinanggal ko yon. Yan, nakakabuelo na rin. Yung mga tawag dito, Semper Bibum ko na mini. Ngayon, palaki na sila ngayon. Saya. Ang dami. Ayan. So, as in, nasusoak na talaga sila sa tubig. Lalo na sa terracotta, ang gandang mag-delay sa pag-terracotta ang mga pots. Kasi talagang, ayan, no, tignan niya guys. Ang bilis mag-dry. Mag-ano agad ng tubig. Ayan, no. Nag-evaporate agad yung tubig niya. Terracotta. Eto guys, yung nabili ko na malaki na. Na ionium. Ganda ng kulay. Nabili ko siya sa Sunday Market. Super ligo na talaga sila. Ah, si rubber plant ko. Ayan. Oh? Ito, hindi siya si rubber plant yan. Rubber plant ko. Ayan, maliliit. Si Happy Bean. Ayan, laki na din. Ayan. Enjoy na nila ang ganitong klase ng pagdidilig ka sa kanila. Bali, 1 month ko na itong ginagawa ng pagdidilig ko ng ganito. Direkta. Masala. Yan no. Parang alien ko na succulent. Bigay ni Nina. Lumaki na. At namumulaklak. May bulaklak na siya. Hindi ko alam kung anong name. Nung may pumunta dito na may bumili sa akin na succulent, nakita to. Para daw alien. Alien daw yung succulent. Ayan. Enjoy na nila ang pagwater. Ayan, kung naaalala nyo guys, yun ang aking ghost plant. Yan yung napropagate ko sa water propagation. Ngayon, nandyan na sila. Inilipat ko na sila sa isang pot. Ayan. Ayan, ligo si Granny. Yung Grandpa. Oops. May nakasamang anthurium. And ito. Yung nasa glass, hindi ko muna siya didiligan. Kasi, nadiligan ko lang sila ng isang araw. Yan, hagit nga pala yung isa. May flower na din yung aking nasa terrarium na arrangement. May flower na din siya. Ayan guys, malapit na mamulaklak or bumuka yung bulaklak ng aking dwarf chin na cactus. Ayan. Regalo yan ni Labs ng birthday ko. Ngayon, malapit nang mamulaklak. Kasama nito. Pero ito yata, hindi siya mamumulaklak. Puro lang mga puffs ang ibibigay niya. Ayan. Si Multipro Liptarum. Ayan, ganda din. Ayan. Ganyan na ako guys, mag water sa aking mga
succulent. And ito, nabili ko nung isang araw sa Sunday market kasama yung Ionium, yung cactus na yan. And ito ang isa. The strawberry ko, ayan, may pa isa-isa pang bunga. Yan din. Nilagay ko na sila dito kasi yung strawberry, ayaw nila ng super init. Yan no, may mga bunga pa guys. Sino gusto mag-strawberry picking, punta lang dito sa bahay. Yan. Ang aking photos. Pilea, money plant, and of course, ang aking mga strings. Ang strings, dito ko lang yan muna i-detail. Sa stem niya. And si aking string of pearls. Ayan. And meron na din ako guys, nung string of hearts na variegated. Ayan. Nabili ko yun kay Tita Alexis Lim ng Woodcroft. Ayan, meron pa din ako dito. Isa kang klase ng isa-isa pa lang siyang lumalabas ng string niya. Ayan, string of hearts. So, ayan guys. Ganito na ako ngayon mag-water ng aking mga succulents. Pwedeng-pwede na, lalo na pag stable na ang mga roots ng inyong mga succulents, pwede na direct ang pagwa-water sa kanila. So, ayan guys, tapusin ko muna to. Thank you again for watching. Please don't forget to like, share, and subscribe my YouTube channel. And please click the bell button para lagi kayong updated sa mga videos na i-upload ko palagi. Thank you guys for watching. Bye-bye!